Hello sa inyong lahat, kamusta? Una, salamat ulit dun sa nanood nung last video. Tsaka sa lahat na nag-comment. So, salamat, binabasa ko lagi mga comment nyo. And so, ngayong araw, naisip ko na bukod dun sa mga videos na nakikita nyo kung saan kumukuha ako ng pictures, naisip ko maglabas din ng mga videos na nagtuturo ako ng mga bagay tungkol sa ginagawa ko, tungkol sa photography. Mga maikling videos lang para lang dun sa mga nagsisimulang photographers, pati sa mga bata, sa mga or sa mga curious sa film photography. So, yun, naisip ko para sa araw ngayon is ipakita sa inyo kung paano ako nagpa-process ng film sa dito sa loob lang ng bahay. So, bali nag-decide ako na mag-aral na mag-process ng sarili kong film nung 2019 na yata, dahil namamahala na talaga ako dun sa processing fee, pati sa scanning fee. Naisip ko kasi gusto ko siya gawin na pang matagalan, so nag-invest ako sa scanner and yun, bumili ako ng mga chemical, tapos pinag-aralan ko talaga na mag-process ng sarili kong film. Pangalawa, gusto ko sana ako makakita nung mga pictures ko, ako yung unang makakita. Kasi pag pinaprocess mo sa labas, sila makakakita nung images mo eh, bago mo makita. So, ayun, isa rin yun sa factor kung ba't ako nag-decide na ako na lang magpaprocess ng mga film ko. Tsaka, pangatlo, syempre para sa sarili ko, para alam ko yung proseso. No? Kung paano lumalabas yung image dun sa film, tsaka parang mas masarap lang yung pakiramdam kapag alam mong ikaw yung nag-process nung sarili mong film. So, ayun, para to sa mga enthusiast o sa mga batang nag-uumpisa sa film photography o kahit matanda na, kahit sino actually. Basta yung gustong curious na makita kung paano mag-process ng film sa bahay. So, ito yun. Panoorin natin. Pinakauna, kailangan malaman natin ang mga gagamitin. So, ito lahat yun. Siyempre, pinakamahalaga yung film natin. Tatlo yung nakikita nyo dahil sabay-sabay nating ipaprocess ngayon yan. Pangalawa, ang developing tank. So, tingin lang kayo sa Lazada or Shopee. Sigurado may nagbebenta nito dyan. So, pag binuksan mo yung developing tank, ito yung makikita mo dyan. Google nyo na lang yung mga parte ha. Kasi hindi ko alam din yung tawag sa mga yan eh. Nagturo pa, no? So, susunod, gunting, panggupit ng film. Susunod naman, itong parang abrilata, pambukas ng film para makuha natin yung loob. Susunod, thermometer. Napakahalaga ng temperature ng chemical sa processing. So, hindi pwedeng walang thermometer. Okay? Susunod naman, mga imbudo o funnel para masalin natin ng maayos yung mga chemical sa bote. So, susunod, itong ating mga chemicals mismo. Ang gagamitin natin ngayon, itong CineSteel C41 kit. So, siguraduhin nyo na yung film na paprocess nyo ay may nakalagay na C41. Okay? May mga instructions na sa box na yan kung paano nyo aayusin yung o ipe-prepare yung chemicals na gagamitin. So, susunod naman, itong changing bag. Bali,
dito natin gagawin lahat ng proseso na hindi pwedeng mapasukan ng kahit konting liwanag. So, madilim sa loob niyan, pero ang catch, kamay lang ang pwede pumasok diyan. So, mangangapa ka diyan, no? Bali, mamaya tuturo ko sa inyo kung anong nangyayari sa loob ng changing bag. Susunod, itong sous vide. Optional lang to, no? Bali, ginagamit yan pang regulate ng temperature ng tubig. So, makikita nyo siguro sa Lazada to or sa Shopee din. So, check nyo na lang. Game! So, ibabalik natin yung laman ng developing tank. Itong tatlong reel, yung puti na yan. Tapos, tatakpan natin para walang pumasok na ilaw. And papasok natin lahat yan sa loob ng changing bag kasama ng film. Dahil ang una natin kailangan gawin, mailipat natin yung laman ng film doon sa tatlong reel. Yung mga puting bilog-bilog kanina. So, tuturo ko sa inyo yan. So, ginagawa natin yan dahil wala tayong dark room. At bali ang dark room natin, yung changing bag na. So, yan, nakikita nyo, pinasok ko yung kamay ko. So, kapaka-paka lang sa loob nyan. Bali, papakita ko sa inyo kung anong nangyayari sa loob ng changing bag. So, ulitin ko ha, sa changing bag nangyayari yung papakita ko sa inyo ha. So, game, uulitin ko ha, para sa lahat. Itong gagawin natin ngayon, sa loob dapat ng changing bag or sa dark room. Hindi pwedeng gawin to ng maliwanag. Papakita ko lang sa inyo na may ilaw para lang makita nyo kung anong nangyayari sa loob. So pag nasa loob ka na ng changing bag, tanggalin mo yung laman ng developing tank. Labas mo yung reel. So, ito yung reel. Kita nyo. So, ang goal maipasok dyan yung ating film. And so, una, kailangan mabuksan tong film. Bali, ito yung isa sa pinaka nakaka-frustrate na parte ng pagpaprocess, no? Pagpubukas ng film. So, to may pambukas ako. So, kinat ko na lang to. Pero sa totoo lang, parang 15 minutes akong nagbubukas nito dahil pangit nung film na sinacrifice ko para dito eh. Yan. Pero mabubuksan ko yan. Yan ah. Tok. Pok. So, pag nabuksan nyo na yung film, yan. Kunin nyo yung loob. Ulitin ko ha, sa loob to ng changing bag ha. So, ayan, kapain nyo yung film, yung dulo, para hindi makagulo yung maliit na flap na yan. Bali, kailangan gupitin yan. So, to gupitin mo yan. Bali, sa loob yan ng changing bag, ha? Uulit-ulitin ko, hindi ako magsasawa para hindi kayo magkamali. So, ginagawa ko, tinutupi ko yan para mas madaling mapasok dun sa reel. So, yung pagpasok sa reel, tingin ko, isa sa pinakakailangan ma-practice mo muna ng maliwanag. So, kailangan mo mag-sacrifice ng isang film o kahit film na gamit na. Basta, kailangan ma-practice mo na mapasok dito sa reel. Tsaka, kahit sanay ka na, medyo minsan magtatagal ka pa din dito eh. Pero para sa akin yun yung magandang parte. So nakikita nyo yung reel, may dalawang ipin yan dyan na medyo malaki. Tapos meron yung maliit na bola na bakal sa loob. So dun kakapit yung film para umikot siya dun sa loob ng reel. So, bali, sa loob ng changing bag, yan, mangangapa ka ngayon kung paano papasok yan dyan. Pero, sa ngayon, yan, dahil maliwanag, so medyo mas madali dahil nakikita pa natin. Pero pagka nasa loob ka na ng changing bag, sa umpisa medyo mahirap yan, tatagal ka ng
Meron nga nangyari sa akin, tumagal yata ako ng 30 minutes para lang mapasok yung film dyan sa reel na yan. Pero, yun, once ma-shoot mo dyan sa ipin na yan, medyo safe ka na. Atakin mo lang ng konti, palagpasin mo dun sa dalawang bola na bilog dun, na bakal. So, atakin mo ng konti, parang ganyan. Once ma-shoot mo na yan dyan, eh, supportahan mo lang ng daliri mo yung film para hindi gumalaw. Tapos, yun, kasahin mo na. Yan o, parang ganyan lang. So, pag ginagawa mo yan, unti-unti, kinakain na nung reel yung film. So, yan. Tuloy-tuloy lang hanggang... So, yan, minsan may ipit-ipit yan pero pwede mo ayusin yan. Ka masyado matakot, so pwede mo naman ulit-ulitin yan sa loob ng changing bag eh. Tsaka nakaka-intimidate lang yan sa umpisa, pero pag nasanay ka na, okay na yan. So yan, tuloy-tuloy mo lang yung pagkasa hanggang umabot ka sa dulo. Yan, yung dulo, kita nyo? So konti pa. Yan. Yan, tapos yung dulo nyan, bale, ginugupit ko yan. Napasobra lang ako ngayon eh. Pero madalas bago umabot sa dulo, ginugupit ko na yung film. Pero nasobra eh. Yan, gupitin mo na yung dulo niya. So, yun na. Tapos na. Nalagay mo na yung film sa loob ng reel. Bale, uulitin mo na lang yan ng 2 beses pa. Para 3 film ang maprocess mo. So, ulitin ko ulit sa loob ng changing bag yan ha. Huwag kayo magulo ha. So, kunyari, tapos nyo na yung 3, balik nyo na dun sa center spool. Tapos, pasok nyo na ulit dun sa developing tank. And takpan na para walang pumasok na liwanag. Tapos, yung pinakatakip. Changing bag to ha. So, ang pinaka-lesson, huwag kayong ma-intimidate, no? Pwede nyo namang aralin yan, dahan-dahan lang. So, balik na tayo sa actual na processing. Yung nakita nyo kanina, ginagawa ko na sa loob ng changing bag na yan. So, yan, matagal yan eh, kaya papas forward natin. So, yan. So, tapos na. Bale, labas mo yung kamay mo. And buksan mo na yung changing bag. Para makuha mo na yung developing tank sa loob. So, yan na. Nandito na yung 3 film na i-load ko na dun sa reel. Siyempre, yung mga kalat natin, ayan. Pruweba, wala nang laman yung mga film. Nandun na sa loob. So, pinakamahalagang gawin after magkalat sa loob, eh, maglinis. Yan. Kailangan walang iwang kalat sa pinagtrabaho natin. Okay? So, eto na. Processing na tayo. Bale, tapos na tayo dun sa mahirap na part, no? Dito na tayo sa mas mahirap. So, yan. Mag-ipon ng tubig sa loob ng isang container. Diyan natin iinitin itong chemicals natin. So, dito, gagamit ako nung sous vide para ma-regulate yung init ng tubig, no? Para sakto. Kung wala ka namang sous vide, ang iba ginagawa eh nagpapainit muna ng tubig tapos inaaho na lang yung chemicals kapag nakuha na yung tamang temperature. So, ang C41 na processing, ang developer, kailangan ng init 102 degrees Fahrenheit or 39 degrees Celsius. So, para malaman mo kung tama na yung temperature ng chemical mo,
Kailangan meron kang thermometer. So yan, lagyan natin ang thermometer. So habang nag-aantay ka na uminit ang chemicals mo, maghanda ka na ng workstation mo, no? Ganyan, basahan. Tapos syempre mahalaga sa lahat, gloves sa kamay. Saka maglagay ka rin ng mask kung pwede para hindi mo malanghap yung mga chemical, no, na gagamitin sa processing. So yan, tama na yung temperature ng developer natin. So ready na siyang gamitin. Pero bago yun, i-pre-wash muna natin yung mga film natin, no, para bambuelo, para hindi siya magulat dun sa init ng chemical. So more or less, ang pre-wash natin kasing init din ng chemical kung pwede. So yun, sali na natin yung developer. Ito yung una nating hakbang sa pagpaprocess. Yan, habang nagsasalin kayo yan, kanta-kanta lang kayo, ganyan, para masaya. Tapos, siguraduhin yung walang tutulo kasi sayang eh. So, ayan, ubusin nyo lahat. Tapos, takpan ng maigi para hindi kumalat ang chemicals. Kasi minsan, bumubukas yan pag nagkakaroon ng pressure sa loob, no? So, ayan, siguraduhin yung tanggalin nyo yung hangin sa loob, pindutin nyo yung gitna. So, nalimutan ko sabihin, no, na meron pala akong roller ng developing tanks, no. So, hindi ko kailangan mag-agitate. Pero kung wala kang roller, kailangan mo siyang i-agitate every 30 seconds, no, sa loob ng 3 minutes and 30 seconds. So, yung agitation, makikita nyo yun siguro sa YouTube. Parang hinahalo-halo nyo lang yung film, siguro ng 4 na beses. So, i-research nyo na lang kung paano, pasensya na. So, pag natapos na yung 3 minutes and 30 seconds sa developer, pwede nyo na ngayong isalin ulit pabalik yung chemical sa bote niya gamit itong embudo. So, yan. Salin nyo ng dahan-dahan. Pagtapos na, takpan ng maigi. Tapos, balik nyo na dun sa storage para safe na yan. Susunod naman itong bleaks. Ang temperature na kailangan niya hindi masyadong precise, no? Pwedeng 75 degrees Fahrenheit hanggang 105 degrees Fahrenheit. Pero ito, mas matagal na nakababad dito yung film. Kailangan 8 minutes. Na nakababad yung film dito. So ganun din kung wala kang roller, every 30 seconds kailangan mo i-agitate. So yan, bali takpan ng maigi para walang tagas. So tanggalin yung hangin sa loob. Tapos yan, okay na yan. So ulitin ko, kung wala kang roller, kailangan mo siya i-agitate every 30 seconds. Pero ngayon, sa loob ng 8 minutes. Okay? Yan, so nilagay ko na sa roller ko dahil hindi ko naman siya kailangan i-agitate, no? So 8 minutes ang timer. So yan, tapos na yung 8 minutes. Isasalin naman natin ulit itong bleaks pabalik ng lalagyan niya. So ayan, dahan-dahan lang ulit. Sa umpisa talaga, nakaka-intimidate kapag sinabing mag-process ng sariling film, no? Pero sa totoo lang, hindi naman siya nakakatakot. Hindi naman kailangan sobrang precise ng lahat ng gagawin mo, no? Pwede kang sumobra ng konting seconds, pwedeng sumobra ng konting temperature. Kung kagaya kita na hindi masyadong maarte sa pictures ko. So, ayun. Ayun, kung gusto niyo siya matutunan,
100% na ire-recommend ko na pag-aralan nyo kung paanong mag-process ng sariling film. Tapos na halos tayo. Dito na tayo sa final wash, kung saan huhugasan na natin yung film, papaliguan para matanggal yung mga natirang mga chemicals. So, dito na rin magkakaalaman kung may lumabas bang image sa mga film natin. Yan, nilabas ko na. So, hugasan nyo pa rin yan para safe, talagang walang dumi. Ito, tignan natin kung meron. So, ito na, moment of truth. So, nakita ko naman na may images na lumabas. So, successful naman ng ating processing. Yung iba, nilalagyan pa ng stabilizer bago patuyuin. Pero ako, pinapatuyo ko na agad yan. So, gumagamit ako nitong magnetic na mga sipet. Tapos yan, sinasabit ko lang sa lagayan ng kurtina. So, ayan, patuyuin na lang ng isang araw, tapos pwede na nating iscan. So, yung scanning, next time pag-usapan natin, no, ng mas detalyado. So, ngayon, ito muna, tapos papakita ko lang sa inyo yung mga image na na-process natin. So, yun, kita-kits na lang ulit. Thank you!